ito ang infected parasite human. At ngayon mismo, susubukan ko mag-survive ng 100 days dito sa post-apocalyptic infected forest. At ito ang abandonadong research lab. Dito nag-mutate itong parasite virus na ito hanggang sa makalabas dito sa research lab na umantong sa pagkalat ng virus sa mga tao, hayop, hanggang sa masalang lumala. Ang kada 10 araw, starting from day 10, day 20, and so on, may parasite invasion na magaganap, blood moon, fog, at iba pa. Kaya mamaya maglalakas loob akong pasukin itong abandonadong lab para pigilan itong virus na ito. On day 1, nag-spawn ako dito malapit sa parang farmhouse, kaya dito na kagad ako dumaretso and sakto nakakuha ako dito ng iron axe kagad. Oh no, minaririnig akong parasite. Oh no, nandun. So sinubukan kong labanan. Aray ko, lakas ng damage. Kaya ko na and after nun, kinuha ko lang yung mga importanteng resources dito sa bahay tulad ng mga beetroot. Sa cabin naman may nakuha ko ditong hay bale, kaya pinanggawa ko na kagad ng tinapay. Lumabas na ako dito sa bahay nito and may natanaw ako doon kakaiba. Oh no, may mga parasite! Kaya agad-agad kong pinuntan para patayin itong mga parasite na to, kasi the more na marami sila, the more nakakalat din yung virus. Oh, ito yung tatlo! Ba't lang malakas lumamage yan eh? Anyway, madali ko naman napatay itong mga parasite na to dahil dito sa tubig. Then, nakita ko to. Oh no! Yan yung naglalabas ng parasite eh! So pinatay ko na rin itong summoner ng mga parasite na to and nag-gather lang ako ng mga wood tsaka mga cobblestone blocks dito. On day 2, bumalik ulit ako dito sa woods para mag-gather uli ng mga kahoy, but ngayon, ito ang nangyari. Uy, garo may ano! Oh no! Anong to, ulo ng bilo? Uy! Oh no, nakakatalon, takbo! Takbo! Oh no! Takbo, takbo! Wait, nalakas pa naman damage niyan. Hey, ako muna dito. Ayun sila, ayun yung ship po. May infected ship. Oh no, may mga kaw din! Bumalik muna ulit ako dun sa bahay para kuhin yung mga niluto kong iron dito. Then, gumawa ako ng iron helmet tsaka boots para paslangin yung mga parasite na nakita ko dito sa forest. Oh! Oh no! Yan, medyo 3 hit na ako. 4 heart na lang yung nababawa sa akin. Nice! Uy, garan to! Garan, gulat ako! Ito yung mga parasite! Nasa katawan nila! After nito, habang pinapatay ko tong kaw na to, ito ang nangyari. Dalawa yung kaw na nakita ko, diba? Pinang baka mo yan, nasa likod ko kasi. Nice. Uy, garan, expound! Ano yun? On day 3, pumunta ako dito sa cave para mag-gather lang ng mga ores tulad ng coal tsaka iron para gumawa ng iron longsword. Naglibat-libat lang ulit ako dito sa forest, then suddenly, may nakita naman ako ditong infected na cow. Nice! Oh no, may explode! No! Oh no, tumatalon! Ulo ng cow! What? Ulo ng cow yan, no? Kinabukasan, gumawa na ako ng iron chest plate ko tsaka iron pickaxe din. Pupunta dapat ako dito sa maliit na bahay na nakita ko kaso. Wait lang, meron pa dito. Ang laki na itong iso. Ang tangkad. Madali ko lang naman napatay kaya pumasok na agad ako dito sa maliit na bahay na may parang underground. Inexplore ko lang itong tunnel na dito and maya maya lang may nakita ko dito ang chest na may damang limang diamonds. Arrow din, tas TNT. Nice! On day 5 naman, pinagpapatay ko lang yung mga parasite na nagkakalat ng virus dito, kaso eto yan naman ang nangyari. Do, kayo, nagkakalat kayo ng mga ano ha, ng mga virus ha. Ay, garan yun! Oh no, ano yun! Takbo! Takbo, takbo, takbo! Ano yun? May nag-spawn! Oh no! Itong tumataas ulit yung balahibo ko para nakakadiri tignan. Anyway, umulisan muna ako dito din. Nakakita ako dito ng parang billboard tsaka simbahan dun. So, chinik ko muna kung anong meron dito. Ano tong mga to? May batab pa dito. Sino naliligo dito? Habang nangunguha ako dito ng mga berries, may nakita ako dito ang abandonado ang sirang kotse. Oh, noon nangyari dito. Pinuntahan ko yung church dun, but first, chinik ko muna itong mga nakita ko dito na may radiation sign na nakalagay. Ito yung ano eh. Ito yung nakakalason. Pwede ko tumamaya pantrap sa mga parasite. Wait lang, may parasite. Isa, dalawa. Wait lang, baka meron pa. Tatlo. Tatlo, tatlo. Kaya ko yan. Eh, meron pa doon, apat. Okay, ligay dito. Isa-isa lang. Nice. Di ko kaagad. Oh, no. Lakas na damage. Meron pa dito. Dalawa. Tatlo. Tatlo pa meron. Umuwi na muna ako sa bahay ko dahil paggabi na and natulog na kaagad ako.
On day 6, bumalik ulit ako din sa church para patayin yung mga parasite dito. But first, inalam ko muna kung ilan yung parasite dito sa area na to. Then, isa-isa ko silang pagpapatayin. So, pinagpapanan ko muna itong parasite na to. Then, tignan ko isa-isa kung may laman ba yung mga grave dito, pero wala. Ngayon naman, papasokin ko itong church dito. But syempre, pinagpapatay ko muna itong mga parasite dito sa loob. Then, pumasok na ako. Nakakuha ako dito ng mga books tsaka mga bala. Umakita ko dito sa watchtower ng building ito and nakakita ko doon ng bahay sa malayo. Next naman may nakita ko dito ng fishing dock na may chest. Kaya bumaba ako para kunin yung mga laman ng chest dito. Pumunta naman ako ngayon dito sa underground na itong simbahan na to. Nag-explore-explore muna ako dito hanggang sa nakakita ko dito ng chest na may mga lamang valuable items and itong isang chest naman may lamang enchanted iron pickaxe. On day 7 magagather lang dapat ako ng mga wood dito but may nakita ko dito ang camping site. May camping site? Mayroon dito may sarang ano. May sirang ano, military na ano, kotse, SUV. May nakuha na naman akong bala sa isa sa mga tent dito sa campsite, tsaka tong mga survival guide. Binasa ko rin pala tong survival guide dito, baka kasi mamaya may mga secret na nakasulat kaso wala, kaya umakit naman ako dito sa parang treehouse and nakakuha ko dito ng pistol. Uy, wait lang, may barrel. What? Nice. Uwi na dapat ako kaso, may nakita akong... Oh no, may tao. Tao ba yun? Wait lang. Ayoko muna. Baka yun yung nakasulat sa book eh. Kinabukasan, pinundahan ko yung bahay na nakita ko kanina malapit dun sa simbahan. Pagdating ko dito, punong-puno ng parasite yung labasan na ito. Dahing parasite. Oh no, dalawang malaki. Ang tangkad. Yari saan to mga to? Sige dito. Oh no! Takbo! Namamaril! Kill! Nag-spawn ng alien! What? Dalawa! Wait lang, baka may mga nasa likod ko ah. Oh no! Dogs damage! Okay, panahan tayo. Patay! Doon habang pinapatay ko itong summoner nila, ito ang nangyari. Ay, yung kainaan niya! Yung kulay green! Oh no! Takbo! Oh! Oh no! Ay, gumagal siya! Nice! Doon lang, naralis mo gagawin siya! No! Oh no! Takbo! Takbo, takbo, takbo! Bahala kayo dyan! Takbo! Ang baril ko! Saan yun? Nice! Na-stuck siya! Wala nga, ayaw pa magkasa! On day 9, bumalik ako dun sa area na inabol ako ng mutated na parasite para tignan ko nandun pa yung halimaw na yun. Nandito banda yun eh, oh. Yung parasite, yung parang alien. Dito ako inabol eh. Yung mga planks ko. Nawala. Nawala dito. Yun ang masama dun, nawala. Baka may pumunta dito sa forest. Nakakatakot na tuloy pumunta dito. Sana nag-despawn lang. Anyway, pinuntaan ko yung bahay na maraming parasite doon. But first, pinagpapatay ko yung mga parasite summoner dito. Then, after nun, tsaka ko pinatay itong mga infected parasite dito. Nice! Binasa ko na itong bahay na to and nakakuha ko dito ng pistol na may kasama ng bala tsaka magazine. Then, may nakita akong book and quill dito kaya binasa ko muna. After kong basahin itong libro na to, may nakita akong parang basement dito. What? Mga spawn egg? Umalik naman ako dito sa cabin ng bahay na to. Pinitay ko muna yung parasite dito and nakakuha ko ng mga bala sa furnace dito. Tsaka kinuha ko na rin pala yung mga hibir na nakastock dito. And ngayon mismo, dito na magaganap yung parasite invasion, fog at iba pa. Dahil ngayon, may mutation na magaganap na sa virus. On day 10, pagkagising na pagkagising ko palang, ramdam ko na kagad kung gaano kaamog sa labas. Paglabas ko dito, ito ang nakita ko. Oh no, may takbo! Gara, pagbukas ko pala ng pinto. May gagambang malaki, mutant. Oh no, takbo. Takbo, takbo, takbo. Mga mutant na parasite ng mga lumilipad pa. No. No. Quartz. Oh no. Takbo, takbo, takbo. Butanda yung parasite. Ang dami dito mga mutant to. Ito po. Bigla lang. Oh no. Meron din dito. Takbo. Takbo. Oh no. Takbo.
Ito. Malapit lang ako dito. Hindi ko makita yung paligid ko. Sobrang amom. Dami na dyan. Baka nagsisilipatan. Takbo. Ilan baka... Naglock muna ako dito sa bahay ko for a while and pinagbasdan ko lang yung mga pinagagawa nila dito sa labas. Narealize ko na hindi naman sila nakakapasok dito sa bakuran ko. Not until may nakita akong... Oh, hindi naman sila nakakapasok eh. Ito oh. Uy, wait lang. May butas. Takbo. Harapan ko yun, ito. Kaya pinatay ko mo itong iganting animo na to, tsaka ako tumakbo dun. Nice, umalis siya. Wait lang. Harapan ko lang. Nice. Oh, nung dami. Ano nangyari? Ba't parang bumukula? Oh, no. Naggabi na! Tinitignan ko lang kung ano nangyari, bigla nagpuli yung ano. Paggabi na pala yun. Natutulog na ako. Bahala kayo dyan. What? Hindi pwede matulog. Oh no, Blood Moon! Wala na akong nagawa dito kundi magkulong dito sa bahay ko and pagmaslan ko ano mga pinagagawa nila dito sa labas. Kinabukasan, lumabas na ako dito. Umaga na, nice. Pinagpapatay ko muna yung mga parasite na nandito, then nakita ko to. Oh no, ano yun? Kaya umakita ko dito sa taas para mas makita ko ng maayos. Anyway, pinatay ko muna itong mga nasa labas na parasite dito, then may mga limo na parasite na naman ako nakita dito. Oh no! Wait lang. Baka maya kasi pag nilabanan ko yan, walis lang ako eh. Oh no! Mabigla ako eh. Umalis muna ako dito sa area ng bahay ko kasi halos lahat ng parasite nandun. Kaya baka pag lumayo ako ng konti, baka sakaling mag-despawn, then napadpad ako sa bahay na to. Oh no, may bahay. Paglapit ko dito, may mga nakita akong sirang sasakyan tsaka mga sign. Sa backyard na itong bahay na ito, may nakita akong infected ship, kaya pinatay ko na. And nakita ko na naman itong umabulo sa akin kanina. Oh no, yun naman yung mabilis. Ito. Oh no. Huwag mo sabihin nakakatalong ka. Nice. Pumasok na ako dito sa bahay nito and may nakita akong nakasulat dito na nalutan na daw to. Pero syempre, chinek ko pa rin isa-isa yung mga nandito. Also, pumanik ako dito sa second floor pero karamihan ng mga room dito sa taas, wala namang laman or chest. Okay, clear. Clear itong second floor. And then, meron pa nito. Oh, nito! Nandito! Nice! What? Sobrang daming golden apple. Inabot na ako ng gabi dito sa bahay nito, di pa rin ako nakaka-uwi. Then, may nakasalubong pa akong uri ng chip dito. May uri pa chip dito! May mga kailan din ang parasite akong nakita dito habang papauwi ako but ligtas naman ako nakauwi dito sa bahay ko. Kinabukasan, finally, nawala rin yung fog. Then suddenly, nakita ko to. Oh, ang dami pa pala dito. Parang yung Demogorgon. Sa ano? Stranger Things? Naglibat-libat muna uli ako dito hoping na may makita akong mga pwedeng malutan. Kaso, di ko in-expect na makikita ko agad to. What? Nakita ko agad. Anong day na? Halos day 12 pa lang. Oh no! Umalis na muna ako dito sa area na to. Masyado pang delikado na nasa gantong area ako. Pero at least, alam ko na kung saan ko hahanapin mamaya. Sumunod na araw, dito muna ako nag-base sa may parang treehouse. Since ang daming mga mutated na parasite dun sa bahay ko. Anyway, naglagay lang ako ng mga torch dito sa paligid ko. Para sakaling maligaw ako, may palatandaan na akong makikita. On day 14, nag-gather muna ako ng mga pulsors dito tulad ng pagkuha ng mga meat sa hayop. Then may nadaan na naman ako dito ang another campsite. May camp na naman. So pinatay ko muna yung parasite dito. After that, may nakita ko mga hidden chests dito sa tent. Nakakuha ko dito ng mga item tulad ng Eye of Ender, another survival guide na naman, mga bala, and last, makita ko dito sa may hagdanan and nakakuha ko dito ng sniper rifle. Nice, may ano? Sniper. Long range rifle. Sniper to. Nice. Naganap ako ng parasite para itesting tong sniper rifle na nakuha ko and tinesting ko dito sa nakamaskara na parasite. Nice. 3 hits. On day 15 nag-explore lang uli ako. Kumuha rin ng mga resources hanggang day 16. Then habang papauwi ako, may nakita akong cave dito. Malim na lim rin yung cave na nakita ko kaya na-explore ko na. Sakto nakakita rin ako dito ng mineshaft kaya pinagkukuha ko rin yung mga rails dito. Then nakakuha rin pala ako ng mga loot galing dito sa minecart na may chest. Umalis na ako dito din habang pinapatay ko yung mga baka dito. Bigla nasira pa yung sword ko. Kaya gumawa na rin ako ng bago. On day 17 may nakita akong deserto dito kaya naglibot-libot muna ako. Then may nakita akong village doon but first may nakita akong quicksand dito kaya kumuha muna ako. Wait, kuha muna ako. Importante si.
So habang naglalakad ako dito, may nakita akong castle doon, kaya pinuntahan ko, kaso palubog na yung araw kaya natulog muna ako. Kinabukasan pumasok na ako dito sa abandonadong castle. May nakita akong babaan dito kaya bumaba ako para tignan ko anong meron dito. At may ano rin, parang ganito. So naganap ako kung may mga loot ba dito, and sakto may nakita akong chest dito na may mga lamang valuable loot. On day 19, uuwi na dapat ako nung time ito dahil kinabukasan mismo, meron na namang mutation tsaka pag na magaganap. Kaso, may nakita na naman akong structure na may babaan dito. Kaya in-explore ko na nung mabilisan din, pinagkukuha ko yung mga nakita kong loot dito. Nakakuha ko dito ng mga diamond armor, golden apple at iba-iba pa. Umalis na kagad ako dito after noon din. Inabot na ako ng hapon dito, hindi pa rin ako nakaka-uwi. But luckily, may nakita na naman akong another castle dito, kaya for sure, dito na ako mag-i-stay. Day 20, nagpa-plano na akong umalis dito. Hindi ako masyadong safe dito kung dito ako mag-i-stay dahil butas-butas tong castle na to. Anytime pwede makapasok yung mga parasite, kaya tumakbo na ako pa uwi. Umaasang may madaanan na pwedeng taguan, kaso nilusod na naman ako dito ng mga parasite na to. Pero natakasan ko naman kagad sila, kaso eto na naman ang nangyayari. Takbo! What? Nilisan ko nang umuwi dahil kung makikita nyo naman, sobrang daming parasite na dito. Mahirap na akong abutan ako dito ng gabi, and sa kasamaang palad, inabot na ako ng gabi dito, wala pa rin ako sa base ko. Then suddenly, may nakita akong mga ilaw doon. Wait lang, may nakikita akong kakaiba doon, may mga torch. Inundahan ko, kaso ito ang nadatnan ko. Oh, nung dami ng parasite! Nire-raid din ng mga parasite yung village. Kaya sa buong gabing to, hindi ako tumigil kakatakbo pa uwi sa base ko, kasi once na tumigil ka, tikok ka. Inabot na ako yung day 21 dito. Also, may nakita akong pat dito, kaya sinundan ko lang din. Napadpad ako dito sa laboratory. Ay, di! Yung lab! Nandito na ako, malapit na pala to. Oh, nung dami ng parasite! Takbo! No! Takbo! No! No! Ano yun? Oh god, ang bilis! Ang bilis! Ang quick send ko! Oh no! Ayoko na, tatakbo na ako! Ayoko na! Oh no, meron pa nga dito, kakaiba! Wait, tumiyakyatan, wait lang, dito muna ako! So dito muna ako nagstay sa third floor ng lab na to, pero hindi ako nagtagal dito. Umalis kagad ako kasi mas delikado dun sa loob kaysa dito sa labas. Ano to? What flesh? Laman ng tao? Mga laman ng tao yan? On day 22, nakauwi na ako sa bahay ko nung time na to din. Pagbukas ko ng pinto dito. Oh no! May ano? Takbo! What? Meron sa bahay ko! Oh no! Takbo! Oh no! No, wala na akong bahala. Kiyari kayo sa akin. Hindi na naman akong matamaan eh. Oh no! Gara, jumpscare! Gara, nakapasok na sa bahay ko! What? Nandun pa naman yung mga gamit ko! So maghahanap na muna ako dapat ng pwede kong safe na mapagstayan ngayong araw, kaso ito ang nangyari. No! Kunti ng buhay ko! No, 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 please, no! Gusto ko pa mabuhay, golden apple! No! Golden apple! Takbo! Oh! Oh! Tatubig! Oh no! Dun! Dun ka! Loko itong mga namilipad na to! Hindi ko na lang kung saan ako pupunta. Alas lahat na napuntaan ko. No! Ang dami rin! Alas lahat na napuntaan ko. Puro parasite! So dito muna ako nagstay sa cave dahil masyado nang delikado sa labas. Di worth it. Bahala kayo dyan, dito na lang ako.
Day 23 lumabas na ako dito and thankfully nawala rin yung hamog na yun. Ganun pa rin yung sitwasyon ko ngayon, ang daming mga parasite nang mahabol sa akin, kaya for the next few days puro pagsusurvive lang ginawa ko dito. Day 24 nagtago lang ako sa araw na to. On day 25 naman hinabol ako nito mga mutated na parasite. Day 26 may nakita akong abandonadong castle dito kasama tong chest. Day 27 halos mamatay na ako dito kakabol sa akin nitong mga to. Day 28 naglakbay naman ako, but sa araw ng day 29 ito ang nangyari. Oh! Nawayo ko na! Oh no, lakas na damage! Oh no na to! May cave! May ravine! Wait lang, ang dami! Oh! Oh no, tumakot na walang! Tumakot na, please! Wait lang. Uy! Wait! Hindi niya ako nakikita. Nice! Oh no, kung init ko yun, yari ako dun. So pinatay ko na itong parasite na to. Loko ka. Oh no, wala na akong ano. Yun lang. Anyway, gumawa na ako ng panibago kong sword and dito na ako inabuto ng mutation sa cave na to. On day 13, explore ko itong napasukan ko and nakakita ko dito ng bahay ng mga gamba. So minakita na naman akong butas dito kaya tumulon kagad ako para i-check ko anong meron dito. What? Anong klaseng lugar to? Parang nga sa mga ano, yung mga sinaunang ano. Then, ito ang nakita ko. Oh no, may parasite! May mga nakakulong na parasite! Ano ba to, bahay ng gamba o bahay ng parasite? Oh no! What? Ano yan? Skeleton may ano? Skeleton may sword! Then on day 31, hinanap ko na yung labasan dito. Unti-unti akong umakit sa taas para umalis na dito. Luckily may nakita akong village dito kaya dito muna ako nagstay. Day 32, nagstay lang ako dito sa village buong araw dahil sobrang dayang parasite. Pero kinabukasan mismo, tumakbo na ako pa uwi and salamat naman nakauwi na ako kaso kahit dito rin pala sa base ko, sobrang dayang parasite. Eh on day 34 mismo, pinuntahan ko yung malaking bahay na nakita ko dito kasi ito na yung pinakadabi sa bahay na nakita ko dito. Kaya sa araw na to, ito na yung ginawa kong base. Kaso, medyo nasisikipan pa ako kaya medyo pinaluwag ko muna yung area dito. Day 35, pinuntahan ko yung treehouse doon para kunin yung mga gamit ko and luckily, wala na doon yung mga ibang parasite kaya madali ko nakuha yung mga gamit ko dito. Kinabukasan, lumabas ako dito para kumuha ng mga food source cause paubos na rin yung mga food source ko dito. Anyway, kumuha na rin ako dito ng mga seed para sa mga susunod na araw may harvestin ako. Day 37, tinanim ko na itong mga seed ko dito. After that, naglure lang ako ng mga animals dito sa bakuran ko. On day 38 naman, nagmine lang ako ng mga blocks dito sa underground room. Then, on day 39, lumabas uli ako dito para kumuha ng mga wood. And ngayon, oras na para sa ika-apat na mutation ng parasite. Oh no, ito na nga yung fog. Ito na yung fog na ano, naging trees. Ano mo, alis wala na ako makito. Umuulan pa. Oh no, may mga parasite! Kaya nalabanan ko tong mga to dahil mga mahihinang variant pa naman to ng parasite. Takbo! Oh no! May mutated na parasite! Oh, nakapasok yun! Oh no, ano nangyayari? May invasion bang nagaganap? Oh no! Ayun no! Ang ano pa, ang hamog pa. Tama yung hamog, oh. Sobrang ano. Lumabas uli ako dito para patayin doon mga parasite na to. Kaso, ang dami talaga nila dito kaya napilitan na ako magkulong dito sa underground basement ng bahay na to. Fast forward lang ilang minuto, lumabas ako dito then eto ang nakita ko. Ano yung mutant na parasite? Nawala. Oh, ano yung sunog? What? Oh no, ano nangyari? No! Oh no!
Ano nangyari ba nasunog? Nakagawa ko lang. Nawayo ko na. No, napasok na takbo. Oh no, ayoko na dito. Ay hindi, doon na lang ako sa may ano. So dito na lang ako nagkulong sa underground basement hanggang abutin ako dito ng day 41. Lumabas na ako dito and tingin nyo naman. Oh no, sira, sira. Oh no, may malaki na naman. Ay no. May nahabol. Wait lang, papatay ko ito. Oh no, ang laki, no. So pinatay ko lang itong mga mutated na parasite dito. After nun, lumabas ako dito para ilure yung mga nasa paligid kong parasite dito sa bakuran ko. Then once na nandito na sila, tsaka ako sila papatayin. Nice. So far sa buong araw na ito, clear ko lang yung mga parasite na nasa paligid ng bahay ko. And ginabi na ako dito kaya matutulog dapat ako kaso. Oh no, Blood Moon. Kaya sa buong gabi na ito, binantayin ko lang itong bakuran ko. Baka may mangyaring masama and meron ako narinig na kakaiba dito. What? May narinig ka kong wolf? On day 42, naisipan kong gumawa ng enchantment table dito para sa buo namin infinity enchant. Since yun infinite bala, kaya sa mga baril ko, pahirapan pa umayap ng mga bala. Kasi kung mamaya pa ako gagawa ng enchantment table, baka sobrang nalakas na ng mga parasite dahil unti-unti nga sila nagmumutate. Kaya gumawa ako dito ng diamond pickaxe para mamain ko yung obsidian para sa enchantment table. Kaya lumabas na ako dito para maganap ng mga cave. Oh, nung dami! Oh no, may mga malaki pa! Oh no, ang dami dito! Takbo! Kailangan ko lang ng cave. Basta cave. Pasok agad doon. Alam ko maraming cave dito. Oh no, di ko makita paligid ko. Ito yung mga cave dito. Ay hindi, ito dito. Mayroon dito eh. May babaan. So pumasok na ako dito and sakto, may nakita kagad akong butas ng cave dito hindi, kaso. Nice! Ito kailangan ko lava. Wait. Kailangan ko yung maraming lava eh. Yung lava pool talaga. Yun lang, hindi ito malalim-lalim. Kailangan ko ng malalim-lalim. Kaya naganapan na pulley ako dito and finally, after mga ilang minuto, nakahanap so, na nice. Ako and may nakita pa akong... Uy, diamonds pa! Nice one! Kaso wala akong fortune. No! May lava! So, kinuha ko yung mga kailangan kong obsidian dito. After that, meron ako nakitang kakaibang ore dito. Oh no, ito. Ito pa, may diamonds, sabi niya. Buti lang, hindi kaganda ako umalis. Umalis na ako dito after kung kunin yung mga kailangan ko and tignan nyo naman kung gaano kadelikado lumabas dito. Wala pang mga ilang segundo, no, mga nangahabol na agad tong mga to. No! Ayun yung bahay ko! Oh. Nice! On day 43, gumawa na ako ng enchantment table dito. But nare-release ko na oo nga pala, kailangan ko pa ng mga bookshelf para sa level ng may enchant ko. Kaso, yung mga materials kong panggawa ng bookshelf, nandun pa sa treehouse ko. Yung sugarcane na yun, nandun pa sa ano ko? Sa may treehouse. Anyway, inarmis ko muna yung mga farm ko dito. After nun, susubukan kong kunin yung mga leather sugarcane ko dun. Sobrang daming parasite dun eh. Ay hindi, kundumaan kaya ako sa mga puno. Kaya gawin ang ginawa ko dito, nag-parkour-parkour ako sa mga puno-puno para iwasan yung mga parasite dito sa baba. Since nagkaroon muli kanina ng parasite invasion, for sure, sobrang dahil yung parasite na naman dito sa forest. Then, medyo natagalan na ako makapunta dun sa treehouse dahil may lumilipad dito yung parasite. Tsaka medyo palubog na rin yung araw kaya uuwi na muna ako siguro. Doom! Kumamatay ako sa ginagawa ko, ayoko na. Wait lang, paggabi na. Yari ako dito. Wait, wala naman siyadong parasite. Oh no, ito may malaki dito. Nakaabang. No, ang dami. Oh no, paano ako makakalis dito? Game. Takbo. No. Nice one. Oh no, nakasunod. Oh no, nakaano. No. Nandun siya. So pinatay ko lang itong mutated na parasite nice. Dito then on day 44, inayos ko na yung bahay ko dito hanggang day 45 tsaka 46. Kinabukasan mismo, nilagay ko dito itong enchantment table ko tsaka itong mga kulang kong bookshelf and sa sobrang inip ko, gustong gusto ko na talaga makapag-enchant. Dumaretso na kagad ako dun sa treehouse para kunin yung mga materials ko. Oh no, yun ang dami ko yung nakikita ang parasite. Oh no, dami ko yung naririnig. Malapit na. Nice, walang parasite. Pero dito yung ulo. So kinuha ko na yung mga sugarcane na naiwan ko dito. So 47 sugarcane sabi ni. So nice, may knockback. Nakakba ko sila dito. Bumalik na kagad ako sa bahay ko after kung makuha yung mga materials ko din. Gumawa na kagad ako ng mga books dito para makraft ko na kagad sa bookshelf and pinaglalagay ko na kagad yung mga nagawa ko dito kaso. Yun pa lang dahil ko pang kulang. Oh no.
Kaya on day 48, lumabas ulit ako dito para mag-gather ng mga leather tsaka sugarcane para sa mga bookshelf. Oh no, suicide mission tong gagawin ko. Basta sugarcane tsaka leather lang kailangan ko. Sugarcane pinakamarami dito. Yan din yung pinakamaraming parasite. Oh no, eh, nakita ko na. No, no, takbo. Oh no. Takto may sugarcane dito. Oh no, bilis, nasa likod ko agad. Oh no! Oh no! Ang bilis! Hindi may sugarcane dun! Kala nyo ah! Wait lang, kain muna! Oh no! Takbo! Buti may boot dito! Nice! Tamo, napakaraming parasite dito! Mga nagtatago sa mga dahon-dahon! So pinagkukuha ko na lahat ng mga sugarcane na makita ko dito din. Wala na akong armor! What? Nasira yung boot ko! Takbo! No! No! Please! Diyo ko muna, dito muna ako! Dito muna ako sa forest! Sobrang dami na yung gun! Oh! May ano dito! Pinaka-maskara yung mabilis! Takbo! No! Sa tubig. Tower. No! Hindi ka na. Pull yun na, pull. Oh no, no. Yun ang ano, namamarin. Takbo. Takbo. Ayoko muna dito. Sobrang dahil parasite. Oh no. Tornin ako. Oh no! Burn! Takbo! Ayoko na talaga! Takbo muna! Oh! Golden apple! No, may parasite pa dito! Dito muna tayo sa forest! No! May malaki din dito! Oh my goodness, bro. Oh no, ayoko na. Bahala kayo dyan. Muntikan na ako dun. Ano yung sumabog na yun? Yun natin yung nagbibigay ng ano eh. Yung lumilipad. Yung may tatlong ano, bilog. Dito muna ako. Dahil lang sa sugarcane, magpapakamatay ako. Oh no, wait lang. Nag-abang pa rin sila dito eh. So bumaba na ako dito din. Dumaretso ako dun sa may church structure kahit masyadong delikado. Dahil ang pagkakatanda ako, may mga bookshelf dun. On day 49, tama nga, may mga bookshelf dito. Kaya kinuha ko ni mga bookshelf dito. After kong kunin itong mga to, tumakbo na agad ako pauwi din. May nakita akong sasakyan pinamamahayan ng parasite dito. May silang truck. May truck. Oh no, yung mabilis. No! Sira na armor ko. Malala ko sa dumamit yan. No! Kala ko mahuhulog pa ako. Takbo! Oh! Hindi ka na ako dun. Dito saman ako nakauwi dahil dito sa mga ender pearl nice. Ko. Kaya nilagay ko na kagad yung mga kinarap kong bookshelf kanina dito. And finally, nakumpleto ko din. Nice! Makapag-enchant din. Basta kahit infinity lang, okay na ako. Unbreaking tree lang? What? So gumawa ako ng maraming bow dito din. Inenchant ko isa-isa kaya lang wala akong nakuwang infinity dito ni isa. Power na naman. Power ulit? What? Mauubos sa XP ko dito. No! Puro power! Ano gagawin ko sa power? Please, magka-infinity ka. Last one. Last na to. Unbreaking tree. Hindi ko naman kailangan yung mga yan eh. No! Walang infinity! Nagpakahirap ako dun. Halos ibuhay ko dun sa ano. Tapos walang infinity na lumabas. On day 50, gumawa ako ng anvil dito dahil may nakuha akong lock of the seabook kanina dito kaya gumawa ako ng fishing rod din. Pinagsama ko since wala akong nakuha infinity enchantment sa buko ko kanina. Kaya baka dito sa lock of the sea 3 may makuha ako. Kaya sa mga sumunod na araw tulad ng day 51, namingwit lang ako dito. Day 52, ganoon pa din umaasang makakuha ng bow dito na may infinity enchant. Kaso, no luck pa rin. But on day 53, lumipat ako dito sa medyo malawak na tubig. Pero kaya tayo ko muna itong mga parasite dito tsaka ako namingwit dito.
Kinabukasan hanggang day 55, nandito pa rin ako umaasa kaso medyo pasira na itong fishing rod ko kaya tinigil ko na. Kaya on day 56, nagpa-level na ako dito ng XP sa pamamagitan ng paglaro ng parasite dito sa bakuran ko. Ganun pa din ginawa ko kinabukasan, nagpa-level na ako dito hanggang mag-level 30. Then after minutes of grind, sinubukan ko ulit gumawa ng bow dito para mag-enchant and ito ang kinalabasan. Oh my goodness guys! Infinity! Wait lang, baka mamaya mawala pa. Wait, yung lapis lazuli ko. Oh my! Nice! Infinity! Yari kayo sa akin mga parasite kayo. Okay lang, kahit infinity lang to. May mga ano ko dito, ipapag-combining ko na lang. Taas ng enchantment cost. On day 58, naganap ako ng manok dito para sa araw kasi kailangan ng feather dun. Please, magpakita ka na manok. Mag-sacrifice ka na. Pag nakakita kasi ko ng feather, tinatapong ko agad eh. Patuloy pa din ako naganap dito kaso halos magagabi na wala pa rin ako makitang manok ni isa dito. Then suddenly nakakita ako ng ibon dito. Ito meron ibon. No! Galabas ka ba ng feather? Yun, nice! Feather! All goods na. Yari na kayo sa akin mga parasite kayo. Lulusubin ko yung ano nyo, laboratory nyo. Kinabukasan gumawa na ako ng araw ko dito din. Susubukan kong i-clear yung mga parasite nest doon sa una kong bahay. Pukunin ko ng mga gamit ko doon. Wait lang, kinain yung bahay ko ah. Tapos sinunog nyo yung ano ko ah. Pangalawa kong bahay doon. Yari kayo sa akin ngayon. Dahil pa doon mga malaki oh. Ayun oh, mga nakapalibot sa bahay ko. Mga parasite, hindi kayo dito. Namang dami oh. Sa buong araw na to, clear ko lang unti-unti itong sa paligid ng bahay ko hanggang sa mapatay ko na itong nagkakalat ng virus. Kapay, mabilis. Sinakamask ka. No. Dito ko pala kagad eh. Tamon, laki na ito. Oh, naman yun. Kala ko, kamatayan ko na. Umalat na sa bahay ko. What? Nice. Nasa loob ata yung ano. Hindi, namawala na. Dito, ang laki. Wait, headshotin natin para mas malakas. Nice. Wait lang, baka may mag-spawn. And finally, nakapasok na ako dito. Pinagara ng parasite eh. Wait lang, tutulog muna ako. On day 60, kinuha ko na yung mga gamit ko na iwan dito after kong i-clear tong bahay ko. And sa buong araw to, pumatay lang ulit ako ng pumatay ng mga parasite dito. Gala mo ka ah. Oh no, wait lang, ang bilis. No. Kinabukasan naman nag-ayos lang ako ng bahay ko dito. Day 62 na nga, tingla ako ng mga parasite dito sa paligid ng bahay ko. On day 63, nirepair ko lang itong pasira akong helmet. Tsaka nagawa na rin pala akong diamond chest plate dito. Dahil sa mga susunod na araw tulad ng day 64, unti-unti kong kunin isa-isa yung mga area dito na pinupugaran ng mga parasite. But on day 65, nagmain ako dito ng mga iron dahil ubos na lahat ng iron ko. Nasira pa yung dalawa kong armor kaya gumawa na ako ng panibago. Nice, malakas na kasama ko siguro. On day 66 tsaka day 67, same as before, pumatay ako ng pumatay ng mga parasite dito para hindi na mas lalong kumalat pa yung virus din. Nagpagabi rin pala ako dito para ilawin itong mga area ko para wala na mag-spawn. Nice, patay! Puno, takbo! On day 68, inayos ko lang yung farm ko dito. Naglagay lang ako ng mga pens and konting terraforming lang din. Kinabukasan, naglagay-lagay lang ako ng mga torch dito and nag-gather lang ako ng mga wood. After neto, naglagay lang ako ng mga torch sa paligid ng bahay ko. On day 70, nag-gather ulit ako dito ng mga woods dahil inayos ko tong mga entrance ko dito. Nilagyan ko siya ng mga pillars para medyo maganda naman tignan. Kinabukasan ng day 72, nag-mining simulator muna ako dito dahil baka in the next few days, pasukin ko na yung laboratory doon. Kaya on day 73, pinir ko na tong mga parasites sa forest malapit dito sa laboratory area para kung sakaling gabihin man ako, kitang-kita ko yung maladaanan ko. Day 74, ganun pa rin yung ginawa ko. Pinikwapatay ko lang yung mga parasite dito. Alas muntik pa nga akong mamatay dito sa nakamaskara ang parasite. Then, naglagay lang uli ako ng mga torch dito. Day 75, habang pinapatay ko yung mga parasite dito, may naisip akong idea dito na what if gumawa ako ng maraming mga maliit na treehouse dito. Para pag inabol ako ng mga parasite dito, marami akong maakitan. Kaya umuwi muna ako sa bahay ko. Then, on day 76, nag-gather ako ng mga wood dito para sa ladder ng mga kailangan ko. Then, after kumakompleto, tinerba ako yung sa araw ng day 77 ang pinakauna kong tree safe.
safe house. And kung titingnan nyo naman, mukhang effective naman. Kaya dinamihan ko pa yung ginawa ko sa araw ng day 78, then may nakita ako ditong kakaibang structure ng may nakatagong chest. Anyway, on day 79, habang nagilibot-libot ako dito sa forest, may nakita akong watchtower dito, kaso nilusob ako dito ng mga parasite na to, kaya tumakbo muna ako. Siguro babalikan ko na lang yun mamaya. On day 18, nenchan ko yung mga available armor ko dito para medyo lumakas-lakas naman yung armor ko. Then on day 81, pupuntahan ko dapat yung watchtower na nakita ko kanina. Kaso, sinidistract ako dito sa mga parasite na to. Then, ginabi na ako dito kaya dito muna ako natutunan sa church. On day 82, nadaanan ko dito tong tumumbang truck dito kaya chinik ko na rin. Yung truck ko, nakita akong chest dito kanina. Ito, pati sa tubig may infected na rin. Kinabukasan na habang mapunta ako dun sa watchtower, napalaban pa ako dito sa mga parasite na to. Dalitig dito, dahil parasite! So nakipagpatayan na ako sa buong araw sa mga parasite na to. Pero anyway, sumunod na araw, nahanap ko na yung watchtower dito. Oh no, may CCTV pa dito. So una kong pinasok tong maliit na building na to, and ito ang nakita ko. Yung mga bedroom, parang yung sa ano, sa military. So ito yung sa mga military, yung pag magka-training sila, tapos dito sila titira. So pininig ko naman yung watchtower dito, then nakakuha ko dito ng hunting rifle. Uy nice, Remington shotgun. And the rifle. Sniper. On day 85, habang nag-aanda ako dito para sa pagpunta ko dun sa laboratory, narealize ko na nawawala yung mga magazine ng mga pistol ko dito. Asan ba kasi yung mga magazine nito? Saan ko ba nalagay? Kaya ngayong araw, hinanap ko sa mga napuntahan kong bahay, baka nailagay ko lang sa mga chest dun, kaso pagpunta ko dito, wala talaga dito. What? Saan ko nalagay yung mga ano ko? Wala rin dito. Yeah, next naman, pinuntahan ko yung bahay dito na may umabol sa akin kanina, kaso pagkarating ko, wala rin mga laman yung chest dito. Wala dito yung ano ko. On day 86, pinuntahan ko naman yung mga treehouse na napuntahan ko dito sa forest. Pagkarating ko dito, chinik ko kagad lahat ng chest dito, kaso wala pa rin. What? Wala rin. Kaya umuwi na lang ako sa bahay ko. On day 87, repair ko lang yung mga ibang equipment ko dito dahil ngayong araw na to, pupuntahan ko na yung laboratory doon. After ko magawa yung mga kailanganin ko dito, naghintay ako maggabi dito tsaka ako pinuntahan yung laboratory doon. Para mas makita ko yung mga treehouse na pupuntahan ko in case nabulin ako dito. Maganda paggabi, makikita ko yung ano eh, kung nasan yung mga ganito. Pag kasi umaga, sobrang habog. Kasi ito kitang-kita ko kung saan ako pupunta kasi mga palatandaan ako dito. Oh no, kinakabahan ako. Wala mga parasite oh. Kumukulog pa ata. So nakarating na ako dito sa pinakadaanan ng lab na to. Imala, wala talagang ka-parasite. Kapag pumupunta ako sa lugar na to, sobrang dami na kagad umabol sa akin. Wait lang, meron ako nakita doon. Ay di, kala ko may parasite. Oh no, eto na yun. Anyway, nag-set up muna ako dito ng maliit na treehouse para may makakita at kagad ako dito. Oh no! No! Takbo! Sabi ni, kaya palang tahimik eh. Pinapalibutan na ako. Di ko alam. No! Takbo! Kaya palang tahimik. Dadaan-daan sila. Takbo! No! Takbo! So pinagpapatay ko na itong mga summoner na nandito sa labas ng lab habang wala pang masyadong parasite hey, dito. Yari kayo sa akin. Oh no, nag-spawn ng ganito. No. Ano yun? Nahanap mo ko, andito ako sa gilid mo bro. Yari kayo, papatay ko mga summoner nyo. Opo. Oh no. Game. Ang lalakata mo. Oh no, kumukulog. Ano nangyayari? Then on day 88, binagyo pa ako dito sa tapat na laboratory na to. Oh no, sira-sira yung mga kotse dito. So pumasok na ako dito. Mga parasite kagad dito. Nice. Tigo kagad. Purity. Oh no, yun. Ito kayo ba dito? Ito ata yung flesh. Parang blab. Yung blob fish. Oh no, ito yun, no. Mga flesh. What? Hindi naka-atake. Pwede pala ito maging alaga eh.
pangalan lang kita. Bob the Flesh. Maka hindi naman pala napapatay ito, mabait pala ito. Ito yun, no? Yung kinuha ko kanina, yung Flesh. Naglalakad na Flesh. Walking Flesh. Anyway, kinontinue kong pasukin itong first floor ng research lab na to. Dahil may nakita akong sign dito na nakasulat is help. Oh no. Oh no, ano yan? May kakaiba dito. Ay, hindi, tao. May baril. Wait lang, baka may patay na ko na ito. Uy, tao rin ako. Oh no. Wait. Tinutukan ako eh. Lucio, ano, napapatay ka ba? Oh no! Bug, naka-shotgun. Ito po, may mga ano pa dito. Mga flesh. Oh no, ang daming parasite. No, may ano. Yung summoner. Day 89, nag-crap ako dito uli ng maraming ladder dahil susubukan kong makitin yung taas na itong building na to. Oh no, wait lang. May parang elevator pa dito. Elevator ba to? Ano? Oh no, ang daming ano. Daming chunk of flesh. Oh no, sira-sira yung ano dito. Oh no, ala, laki! What? Wait lang, mag-armor tayo. Baka may bigla tayo ano. Ang laki ng flesh na to. Ano, mga atakay ka rin ba? Okay, labas ka na. Ayaw mo lumabas? No, pinapatakas sa kita. Baka hindi naman pala ito nang-infect eh. Baka mga biktima to. Mga tao to. What? Ito pa iso. Ito yung nanay niya ata eh. Yan, nakita sila. Uy, gara, ano yun? What? Nagsama. Oh no! Oh, lumaki! What? Mga atake ka pa rin ba? Umalis na muna ako. Natakot kasi ako bigla. Wait. Bigla na lang silang nag-fuse doon. Hindi ako muna dito. Day 90, binalikan ko yung tao doon kaso. Ba't nawala yung tao? Nawala yung tao? What? Saan nagpunta yun? Anyway, kinilig ko lang yung mga parasite dito sa first floor buong araw din. On day 91, sinubukan ko naman i-clear tong second floor tsaka third floor dito. Nice! Saan pa yung isa dito? Ito! Laki yun! Takbo! Pala mo ko ah. Hindi ko nga yun. Ito pa. Nice. Oh no, may malaki dito. Okay. Hindi makakawala yan. Masyado kang malaki. What? Wala na akong bala. Ah, hindi. Kailangan mapalik ka sa yung magazine. Nice! Oh, sino pa? Meron pa ba? Nice, wala na. Oh no, meron dito AK! Tote mo pa ang dying dead! Nice! Wait lang! May AK-12! Oh no! Okay! Tatantarin ko kayo! Nice! So, pumanik naman ako sa 4th floor. Oh no! Okay, yari kayo sa akin! Baka na-stuck sila, hindi sila makagalaw oh. Nice. No, wala kang ganda ko bahala. Hindi, dito. Hindi, iyo ko mo sayakin, konti na lang pala kagad. Nice. Oh, doon, daming parasite dito. Punong-puno dito. Oh, no, di pa pata. Oh, no, dami. Takbo muna. No. Bahala kayo dyan. Oh, ang dami! Sarado mo! Oh, no!
dapat sira na yun, si ano ko. So tatakas dapat ako sa building nito, kaso ito ang nangyari. What? Oh no, dami! Nagsitalunan! Oh no! Ang daming parasite sa taas! Ay no, lumalaglag pa! Oh no! Tulog kayo! Doon kayo, sa baba! Ang dami ko naman ngayong kalaban sa baba. Baka nahulog yung mga nasa taas. On day 92, nandito pa rin ako and sigan nyo naman. Oh no, corner ako dito. Ang dami rin dito sa kabila eh. Oh, ang dami oh. What? Ano nangyari dyan? Wait lang, tingnan ko kung meron pa dito. Oh no, meron pa, ang dami pa dito. Tumakas ako dito sa kabilang side ng building and tumakbo na muna ako pa away dahil sira-sira na armor ko. So gumawa ako dito ng golden apple, then on day 93, bumalik ulit ako dito sa research lab and eto ang nakita ko. Oh no, nangyari dun? What? Nagpupula? Oh no! Umalis na muna ako dito kasi parang nag-mutate na ata sila dun. Ewan ko kung anong nangyayari. Kaya masay muna siguro na lumayo muna ako dito and luckily may nakita akong bahay dito. Kaya dito muna ako nagstay buong araw. On day 94 naman na muna ako dito bago ako bumaba and bumalik ulit ako dito sa lab, then clean ko muna ulit ang mga parasite na nandito sa labas. Wait lang, may mga kaibang parasite. Giligay dito. Oh no, meron pa dito. No. Takbo. Golden apple. Hindi ka alam mo ka ah, iiwas-iwas ka pa ah. Inabot na ako dito ng day 95, kakapatay dito sa mga parasite na to. Then, muntikan pa ako dito. Dude, parang yun yung nakita ko kanina eh. No! Tambun, dami! Okay. Kala nyo ah. Wala na akong bahala. Basta. No, wala nang bahala. Anong bahala na ito? 31 round. No, wala na akong bahala. Last bullet. Yari ako dito. Oh no! Tambo! Butigan pa ako! Loko tong mga parasite na to. So nilabahin ko rin itong mga nahulog na parasite kanina dito. Oh no! Takbo! Meron pa dito! Nice! Wala na kung ano. No! So makikita na ako dito sa may pinaka-roof ng lab na to and tingin nyo itong nakita ko. Oh, ang dami talaga dito. Ito pa. Oh no, man. What? Oh no! Ang laki! No, anong klaseng parasite yan? Nice, patay! Oh no, ano yan? Ang dami na binipad! Oh no, ano yan? No, may parasite pa dito! Oh, meron pa dito, takbo! Oh no! Oh no! Ano yung mga yan? Octopus! Oh, nakadiri! Nakadiri tingnan! Parang naano ako, napophobia! Pinakita ko dun! Oh no! Ano yung nilaglag niya? What? Ano yun? Ito pa! Meron pa ang dami! Oh no!
Kapin yung mga parasite dito. Oh, wait lang. Loko ka! Kayo yung mga nagkalit ng pa- No! Mamatay na ako! Takbo! Oh no! Hindi na ito parasite! Alien na ito! Nandito pa yung parasite eh! Loko ka! Ayun pa! Meron pa din! Oh no! Ano yun? Wait lang, may chest doon! Diamonds! Nice! Magkakraft lang ako! Nagcraft muna ako armor. So nagcraft muna ako dito ng mga armor. Then umakituloy ako dito sa roof para labanan yung mga halimaw na yun. Akala mo yung octopus na kraken. Oh! Ano yun? Wait, wait lang, baka may tangayin ako nyan. Baka may one hit lang ako nyan. Dami ko naririnig sa labas. Oh no! Oh no! Ano yan? Oh! No! Oh no! Ito nilalaro ko. Minecraft pa ba to? Horror game na to. Tamo! Oh no! Okay, panahan tayo. Yan lang ba nagagawa mo? Ayaw mo matay! Nice! Yun! Okay, sino pa? Ikaw ba? Nice! Patay! Ano yung mga yan? Inabot na ako dito ng umaga and nakita ko na naman itong tumatalon na parasite. Oh no! Gano'n nakakatalon! What? Tingin ako ba dito? Kala nyo ha? Uy! Doon habang pinapanaw ko tong mga to, ito ang nangyari. Oh no! So shoutout nga pala sa dalawang taong to. Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video guys, comment nyo lang to. So kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please like and subscribe. Halos inabot ako ng 2 months para lang ma-upload to.